Para sa update natin ngayong araw kina Alden at Main, pag-usapan natin yung mga naging ganap sa kanilang dalawa. Unahin na nga natin i-congratulate dahil parehong nominated sa The 34th Awit Awards 2021 ang phenomenal couple. Si Alden as Best Dance Recording para sa kanyang Going Crazy, habang si Main naman ay nominated as Best Performance by a Female Recording Artist, Best Pop Recording, and Best Music Video para sa kantang Parang Kailan Lang. Hakot award na naman ang dalawang ito at hindi na uubusan ng mga award at blessings na dumarating. Dahil nga dyan ay marami na naman ang nagtaas ang kilay at kinekestyon na hindi naman daw deserve ng dalawa ang mga nasabing award. Lalo't hindi naman daw singer itong si Main. Mas marami naman daw na magagandang kanta at mas magagaling na singer kaysa kay Main Mendoza, na mas deserving. Umatake na naman ang mga bashers netong si Mengay na hindi matanggap. Palibasa kasi ay partida pa yan, hindi pa nagagawang mag-promote nitong si Main. Lumalabas lang na even without promotion, Main Mendoza will soar high sa kahit anong gawin niya. Hindi nyo ba napapansin na kahit anong gawin niya ay laging pinag-uusapan at halos araw-araw ay trending? Samantala, ang dami nagsasabi na ang ganda ng naging episode ng Daddy's Girl kagabi. Ang daming ang pumuri at sana daw ay laging ganito ang mga ipinapalabas nila. Good news din dahil from 6 TV ads na nakuha nito noong nakaraang linggo, ay kagabi nga ay nakakuha na ito ng 15 TV ads. Not bad na rin po kung ikukumpara ng nakaraan, diba? Dahil nga kay Main ay patuloy pa rin nananatili ang Daddy's Girl. Kung wala siguro si Mengay ay matagal nang wala sa ere ang naturang sitcom. Sa kabilang banda ay si Alda naman, ang Wish I May ay nasa 96 weeks na on iTunes Philippines at nasa top 100 weekly sa album chart. Pwede rin mapakinggan sa Spotify. Congrats Alden for this achievement. Samantalang ngayong linggo nga ay balik taping na ulit sina Alden. Ngayong araw na ito para sa teleseryeng The World Between Us. Kahapon kasi na araw ng Sabado ay naging rest day ng buong team ng TWBU. At kung saan nakita rin natin na nagkaroon ng mandatory fitness ang buong cast. Ito po ay required sila na mag-exercise at magpapawis para na rin sa kanilang kalusugan kahit na nasa lock-in taping sila. Sa mga video at features nga na ibinahagi ng mga kasamahan ni Alden ay kitang-kita at kapansin-pansin na tila iniiwasan na talaga nitong si Tisoy si JCS. Ibang-iba ng mga nakaraang first at second lock-in taping nila na kung saan laging magkadikit at magkasama sina Alden at JCS. Ngayon nga ay tila laging napakalayo ni Alden at ang layo ng distansya nito. Good job naman para sa ating Tisoy. Mukhang natauhan na talaga ito na hindi lahat ng gustong ipagawa ng direktor nila ay dapat ay lagi niyang susundin. Opinyon naman ng karamihan ay na turn off daw kasi itong si Alden at nawalan ng respeto sa ginawa nitong si girl sa isang eksena nila kung saan napasabi ngang professional lang tayo dito si Alden. Isa pang kina-turn off di umano nito ay yung recently lang na ginawa nitong si JCS na pamamahiya sa isang food delivery rider. Ayaw na ayaw ni Alden ng ganyan dahil itinuturing nga ni Alden na hero at frontliner ang mga ito. Kung matatandaan pa nga ay nagpa-free breakfast meal pa nga si Alden para sa mga ito. Ganyan siya ka-thankful at ka-appreciative, parehas na parehas talaga sila ni Mengay. Kung kaya't marami nga ang humahanga at patuloy na nagmamahal sa kanilang dalawa. Kayo, ano ang opinion nyo patungkol dito? Please comment down below. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. At pakihit mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos. Thank you so much for watching!